men who are murderers. They're not just homicidal. They feel like murdering you. Gusto nilang patayin ka. Kasi dyan sa utak mong yan, nandyan ang pagkakasira ng kanilang mga hindi lamang kayamanan, buhay nila, masisira, pati pamilya nila. Kaya importante na masara, na malagyan ng takip yung Christian state, ang bibig mo. Yun ang pinapaalala ko sana sa iyo. Alam mo yan, kasi pag pumunta ka dito eh, balot na balot ka, hindi mo makita ang mukha mo. At kaya ulitin ko na naman itong punto na ito. Eh kung sabihin mo ba, ngayon pa lang, ang totoo, mamaya sa aking mga kapwa, senador, eh wala ka lang problema. Eh nalaman lang, totoo eh. Bakit ka pa nila patayin? Hindi naman mamatay ang testigo mo. Well, anyway. Ngayon. Pero, dahil sa pinag-initan ka, pwede na magingi ka ng protection sa ating rules of court. Yung librong pinakita ko kanina, under Rule 134, tawag doon, perpetuation of testimony. Ibig sabihin, ang testimonya mo o yung kwento mo sa korte kung anong nangyari, magiging permanente yon. Maski wala ka na. Perpetuation of testimony. Una, mag-file ka ng petition sa korte. Pag umabot ka sa korte, nakamo. Gusto ko sana na hindi na ako pahintayin pa sa ista na ito. Kung hindi, gusto ko nang sabihin ng aking testimonya o yung buong katotohanan. Hindi na ako makahintay, baka papatay ako. Bakit ipapatay ka? Kasi ganito eh, ako lang nakakaalam tungkol sa plunder case. Ipaliwanag mo yan sa petition mo. Pagkatapos, ililista mo ang mga adverse parties, yung mga kalaban mo sa korte. Ngayon, kung kumitsid ang korte na kung mawala ka, mapatay ka, hindi maabot ang katarungan, di ipagbigyan ka sa petition mo. Ang mangyayari dyan ay, hindi sa loob ng korte, kung hindi sa labas ng korte, ipapayag ng korte. Napupunta doon ang tinatawag na clerk of court. Pagkatapos, doon sa clerk of court na yan, ibigay ng abogado mo ang mga questions, ibigay ng abogado ng kabila pag makalaban mo yung mga counter questions nila. Tapos, may kasama na stenographer, tatanungin ngayon, ikaw, ng clerk of court, nito mga tanong na nilista ng mga abogado at sasagutin mo, minamakinilya yan ng stenographer. Pagkatapos, makinilya niya in printed form at kung wala ka na, kung namatay ka na o ano man nangyari sa iyo, sa bista, iyan na lang ang testigo mo. It's just if you were there testifying. Kaya maski papatay ka, gagantihan mo pa rin sila. Yung sabi ko na sa iyo, baka ipapatay ka, kawawa ka naman. Gantihan mo na habang buhay ka pa. And a veil of this protection called perpetuation of testimony. Ngayon, bakit hindi ka nag-perpetuate ng testimony mo? Para wala nang panganib sa buhay mo. Napaperpetuate mo na eh. Sa mukha ng pinapaliwanag ko sa iyo. Kung sabihin mo lang dito, di tapos na ang problema mo. Oh. Pag-isipan mo yan. Para sa abogado mo yan. Ngayon, isang pagtatanong tapos isa na lang. Sinong piyero mo? Yung taga-salita sa media para sa iyo. Kasi maraming may gustong interviewin ka kung ano. Sinong piyero mo? Wala po. Ah, intindi mo ba ang fictive? Opo. Wala po. Eh, pero, my press agent, I don't know what they are called. Usually, they should be called cockroaches or assholes. But, usually, they're addressed as public relations officers. Ang trabaho nila, nag-ikot sila sa media, nagbabayad. O, purihin mo na ng boss ko. O kaya, siraan mo naman itong kalaban ng boss ko. Yun ang trabaho nila. Yun ang sinasabing PR. Hindi PR na laging ngitian sa loob kasaksi sila sa isa't isa. Kung hindi, binibili nila ang mga murahin na mga kolumnista at mga reporter. Eh, alam ko naman, ang nag-ayos para magpa-interview ka sa Inquirer na nakalagay doon sa pinaka-front page ng Inquirer ay isang PR ng tawag ng pangalan ay Brian Gamsuhan. Di ba totoo yun?
yung asawa niya ho, kaibigan nung kaibigan ko. So, pumunta lang ako sa inquirer, hindi yun na yun, para sabi ko, makuha naman yung side namin kasi hindi nakukuha yung side namin, kaya pumunta po ako na inquirer. Ay, basta sukat na lang nung sumipot doon? Opo. Hindi mo, na-schedule ka agad. Ah, di na pa-schedule ka muna. Opo, kaibigan ko po. Si Louis Cruz, yung kaibigan ko. Yun yun. Opo. Ngayon, kaibigan siya ng taga-inquirer. Sino yung taga-inquirer? Yung asawa ata ni Brian Samsuan. Si Kati Yamsuan na dating media reporter. Opo, opo. Siya may kilala po. Ngayon, yung Brian na yan, PR yan, di ba? Ay, hindi ko alam. Hindi mo alam. Okay. O, sasabihin ko na sa iyo, PR man yan, dati ng mga puno. Hindi ko alam. Ipagtatanong ito, sinasabihan na kita. Dating PR man yan, ng DILG Secretary National do Puno, na isang gusto, isang tao din na gusto rin akong patayin. Ngayon, di natural galit sa puno sa akin. Kaya natural itong Brian Yamsuan, dahil PR siya, pinipressure naman itong Kathy Yamsuan na sumulat ng masama tungkol sa akin. Ganun ang laro dito sa Metro Manila eh. Kaya, makita mo, maski dito na siya sa Senado, kung ano nung, how do you say in Tagalog, pasaling ang ginagawa niya sa akin. At, ikaw ba ang tao na nagbabayad ng isang napaka kilala na PR man na nag-ikot sa Metro Manila Media at kinukumbinsi, in quotation marks, kinukumbinsi ang mga kolumnista o mga reporter na bayaran na mag-concentrate sa DAP na istantalo, the Disbursement Acceleration Program of President Aquino, at pabayaan na itong PDAP scandal, lalo na ang mga senador. Ikaw ba nag-ugayan nun? Hindi po. Wala nga. Hindi mo nga dala? Wala nga akong PR mga yung pwede. Wala po. Oo. Wala akong kinalaman dyan, ma'am. Okay. Ang pangalan niya, si Jimmy Policarpio. Hindi mo kinala? Hindi po. Ipayaan na lang natin si Jim Paul. Ngayon itong biography mo, ito na